Hello guys, good morning. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Sad It. Once again, thank you so much po sa lahat ng nanood, sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng nag-follow po sa ating mga page, sa YouTube channel, Facebook, and personal Facebook ko po. Maraming salamat po. And guys, pag-usapan natin, ano ba yung bago ngayon kay Facebook Reels? And yung mga dapat nating iwasan. And syempre, may paalala ako, bandang huli ng video na to, tapusin mo to. Kaya sana before ka mag-start kay Reels, alam mo yung mga dapat at hindi dapat. So guys, punta na ako dito sa aking Facebook Reels monetization. So papakita ko sa inyo yung mga latest update. So guys, ito unang-una, syempre kung familiar na kayo sa ano sa professional dashboard, no? Pakipakita ko lang sa inyo guys, no. Meron kasi yung nakalagay na boost post. Ito guys yung pinakauna, no. Pwede tayong mag-boost ng mga videos or ng mga short videos natin. So, papakita ko sa inyo, ha. Ayan. So, sample. Wait lang. Eto, guys. Eto. So, meron dito nakalagay na boost post. Ayan. Kung nakikita nyo, guys, lalagyan ko na lang na arrow. Ayan. Ayan siya. Guys, iwasan nyo pong i-click to, no? Kasi, guys, imbis na tayo ang bayaran ni Facebook para sa mga ads na nag-appear o sa mga banner ads, sa sticker ads, tayo pa ngayon ang magbabayad kasi iboboost natin yung post natin na to. And alam ko nagkakaroon ng credit si Facebook and later mo na lang siyang babayaran. Kumbaga, additional promotion to ni Facebook. Ngayon, papakita kayo sa inyo kung paano siya paano mangyayari kapag clinic mo to. So, click mo yung boost post. Ito guys, kumbaga ikaw yung mag-advertise kay Facebook. Okay, hindi si Facebook. Kumbaga, bibigyan ka nga niya ng mataas na reach. Yun nga lang, magbabayad ka sa kanya. So, sample guys, eto o. Oh. Kung ibubus ko to, ang pwede makakita ng post ko na to is 900 to 3,000. Ang gagastusin ko dito is 700 pesos. Alright, ngayon, kapag ikaw is tinodo mo to, ginawa mo 20 pesos. Ayan, 20 pesos. Or 20,000 pesos. Ito yung mga ka-reach. Siyempre, sobrang laki naman ito, di ba? Ayan, so, talagang magbabayad ka dyan. Bibigyan ka nga ng viewers and followers ni Facebook, pero magbabayad ka, di ba? So, iwasan nyo po ito mag-boost ng post, lalo na guys, sa mga bago, or magkakilala kayong excited na nabalitaan nila na pwede na kumita kay Facebook. Iwasan nyo po ito. So, meron mga separate video tutorial po ako dito para mag-guide ko kayo. Eh, syempre, eto na din paalala ko sa inyo. And meron ako isang na nag-message sa akin, si Sir. And sabi niya, ba't daw magbabayad siya kay Facebook? Dapat daw siya yung babayadan. So, papakita ko lang sa inyo yung Eto guys, so si Sir Julito, no? And yung bill niya guys, 2,549 ads account. Ayan guys. So sayang naman, 'di ba? So 2,500 din 'to. So hindi niya lang sure kung may nag-click ng boost post niya or may na-boost ba siya, 'di ba? So 'yun, iwasan niyo pong mag-boost. Mas okay kung organic po. And syempre, engaging content dapat 'yung mga kine-create natin. So ako guys, pakita ko sa inyo 'yung standing natin dito kay Facebook Reels. Punta ako ngayon sa professional dashboard. I-guide ko lang kayo kung paano nga ba maka-earn ng mas maraming followers. Organic to guys ha. Pag sinabi organic, hindi tayo nag-boost ng post or hindi tayo nagpa-follow to follow. By content, itself lang siya. Okay? So, ayun. Naka-earn ako ng 6,200 or 6,300 followers in the past. Wala pa nga guys, nag-start ako dito ng Facebook Reels upload. Wala pang 1 month. Pero naka-earn ako ng 7,000 followers. Almost 1 month. Ayan guys. So, organic lang to. So, ang kailangan mong gawin is mag-post ka ng engaging content. Dapat yung magbibigay value sa viewers. Kung ikaw is more on tutorial, katulad ng ginagawa ko, pwede yon. And kung ikaw naman is podcast, yung mga ganyan, motivational, pwede yon. As long na yung mga short videos mo is nagko-comply sa community guidelines and partner monetization policies, for sure ako, 100% po yan, magkakaroon po ng ads. And pwede ka makareceive ng stars sa mga avid viewers. Alright? So, paano nga ba
maka-earn dito. So meron tayong 3 ways to earn kay Facebook Reels monetization. Yung pinaka ano dito, yung pinaka mahirap at pinaka mataas is yung bonuses. Okay, pakita ko sa inyo dito sa monetization. Meron tayong bonuses, unfortunately hindi pa siya available kay Philippines. USA and India. Siyempre si India is wala naman TikTok doon. So, yun yung priority ni ano ni Facebook na magkaroon ng bonuses program. Guys, dito sa bonuses program, ang maximum amount na pwedeng kitaan dito, imagine mo $35,000. Ang pinakamababa naman is $500. Etong $500 na to or yung $35,000, meron tayong tinatawag na bonuses and challenges na kailangan natin tapusin. So, ito yung sample niyan. Okay? Ngayon, dito naman kay Philippines, pwede tayong maka-earn sa dalawang paraan. Ito nga guys, yung bonuses, yan po yung pinaka-hard. Yung medium, yung ads on reels. Okay, paano nga ba maka-earn sa ads on reels? Kailangan po dito ng 1,000 followers and 1,000 views in the past 60 days. Ayan. So, 60 days po ah. So, dapat meron ka na din naka-upload na eligible videos o short videos. Pag sinabing eligible, walang copyright, music, walang watermark, original and authentic content. So, sana maintindihan nyo yung sinasabi ko. Original, authentic content and no copyright issue. No watermark. Okay? So, pwede ka nang makapag-start sa ads on Reels o pwede nang magkaroon ng bumper ads or sticker ads yung mga short videos mo. Lumalabas yung short videos after 3 seconds. So, sample, nagsasave ka ng mga short videos sa Facebook Reels. Pagka-save mo, hindi pa mag-a-appear yun. Bibilang muna ng 3 seconds before mag-appear sa may ibaba. Okay? So, yun. Kina-count ni Facebook yun, pati na din yung 60 seconds. Okay? And, syempre, kung pages naman yan, meron na din ba sa pages ng Reels? Yes, meron na din. Ang qualification naman sa pages is, syempre, dapat may 10,000 followers and alam ko 100,000 views in the past 1 month. Pwede ka na magka-ads on Reels sa pages. Okay, yung pinaka-easy na pwede kang kumita kay Facebook Reels, yung stars. Actually, itong stars, guys, is available lang to dati sa pages. Ngayon, pwede na rin sa personal account. So, pwede tayo dito maka-earn ng stars na nare-receive natin sa mga viewers natin. So, sample, in the past 28 days, pero guys, sinabi ko kanina, wala pa akong 1 month kay Facebook Reels, meron na akong almost $23 sa stars. Yung stars, guys, 100 stars equivalent to $1. Okay, so, hindi na bad yun. Makareceive ka, guys, ng 500 stars in 1 day, diba? Every day. So, malaki yan. May ipon mo na may ipon yan. And ang pagsahod dito kay Facebook Reels, sa stars, alam ko, pwede ka nang makareceive ng $25. Marereceive mo na siya. Pero yun nga lang, may minimum pa din siya. Okay, kapag naman pinag-combine mo yung stars at add on Reels, kapag naka $100 ka, pwede mo na yung ma-cash out or pwede na ipadala sa inyo yan ni Facebook. So, kailan ba siya marereceive? Usually dito kay Facebook Reels monetization, every 21st of the month siya nare-receive. Kung yung 21st of the month is weekend, possible the following days na siya up to 21 to 26 of the month. Depende naman guys na babago yung payout setting or yung date kung kailan siya dadating kapag binago mo yung payout details mo. So, sample, nag-update ka ng bagong bank account or nag-update ka ng PayPal account, nagkakaroon siya ng delay. Yung dapat 21 to 25, na usually nagkakaroon siya ng delay ng 5 to 10 days to 15 days. Okay, so sana huwag kayo malito dyan. Kapag nagbago kayo ng update or ng tax information, nagkakaroon po ng delay sa payout. Okay, so sana malinaw. And yun guys, no, para maiwasan mong ikaw yung magbayad kay Facebook, wag mong i-boost yung post mo. Kung gusto mong magkaroon ng mga followers, organic lang po, i-share mo lang yung video mo. Wag kang iwasan mo yung mag-follow to follow kasi umuubos na yung oras mo dyan. And syempre, i-unfollow ka din nila. Alam mo naman, di ba, kapag hindi nila gusto yung mga video mo, i-unfollow ka talaga nila.
useless lang yan. And syempre, pwede ka rin magkaroon ng violation dyan. Ano yung violation na pwede mong makuha dyan? Yung fake engagement. Okay? Or fake, tawag dito, impression. Or impression. Pag fake impression, ibig sabihin na ito, hindi authentic yung, ano, yung details na nakukuha ni Facebook. So, yon. So, sana nagigets nyo yan. Kung nalilito ka, basahin mo yung community guidelines policy and yung partner monetization. Ilalagay ko yung link dun sa description para mabasa mo personally, magkaroon ka ng idea. Okay guys, so hanggang dito muna yung video natin. Haba pa to. Thank you so much. And kung bago ka pa sa akin YouTube channel, please comment down below, subscribe, and please share this video. Palike natin guys. Thank you so much. See you again next time. Bye-bye.